Dahil talamak ang kasamaan sa panahon natin ngayon, saan ba tayo pwede magsumbong? Mike, pasok! Huwag po kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalayan o reklamo, ipaalam ninyo sa sumbungan ng hotdog. Ay, ang aga-aga, baka siyansihin ko yung gilagin mo dyan. Sumbungan ng hotdog, ng sumbungan ng bayan. Narito po ang aming hotline. Salamat Mike, at balita ko, maraming mga kababayan natin ang tumungo sa lugar na yan. Kamusta naman ang sitwasyon dyan, Luisa? At makikita natin na kahit nasa labas yun ng tindahan, Masama ang tabas ng dila mo ah! At makikita natin na kahit nasa labas yun ng tindahan, nasa labas yun ng simbahan, ay makikita natin na hanggang sa ngayon, natutupad pa rin yung social distance. At yun na muna ang naikas. Sa sobrang init at haba ng pila dyan, eh ano naman kaya ang nararamdaman ng mga kababayan natin na nagpunta dyan, tropa? Sa kasalukuyan po, ayon sa PAGASA, wala po silang namomonitor na sama ng loob, ng low pressure area po, dito po, sa loob ng Philippine Air Responsibility. Ramdam ang kaba at nervyos habang nagbabalita ng live ang reporter na to? Paano ba naman kasi? May kamukha ang drawing sa suspect sa kanyang binabalita. Parang may nahabuy ako hindi maganda. Nasa Pilipinas pala ang pinakamatapang na reporter sa buong mundo. Sa mga drawing nung kanilang baby maging ang kanilang mga laruan! Nagkamali ng pwestuhan ang reporter na to habang naka-live. Natapat pala siya sa inidoro ng ibon. Pinagkatuwaan sa internet nang maipalabas ito sa live TV. Habang dinedemo niya kasi ang prosthetic robot arm, bigla naman itong nag-malfunction. Tuwang-tuwa ang mga nakapanood ng live. Ang mga alaga kasing pusi ni Doris Bigornia ay nag-away habang ito ay nagbabalita sa TV. Interview sila dahil sa ingay ng aso ng kanilang kapitbahay at kuwang-kuwa ni Lolo kung paano ito mag-ingay. Baliw kaya to eh! Nabilib ang lahat sa katapangan ng reporter na to nang bigla na lang akbayan ng unggoy na akala mo ay hinold up ka sa madilim na kanto. Sa isang live press conference, struggle is real si Kuya sa pagsuot ng face mask. Sa isang live TV, kamunti kang mahulog ang postisyo ni Kuya. Buti na lang mabilis ang kanyang reflexes at nasalo niya pa ito. Ang galing, ang galing. Wala akong paki. Kung napapanood mo ngayon to, Esther, umuwi ka na sa inyo at hinahanap ka na ng nanay mo. Wala so, school is gone. Esther! Mukhang nasobran sa kape itong si ating reporter. Muntik nang mahulog ang kanyang puso sa sobrang pagkagulat sa kuneho. Ang local news reporter na to ay nagulat dahil habang siya ay nagre-report ng live, hindi niya inasahan na may papasok sa bunganga niya na isang paru-paro. Ang sarap! Marami talagang nagmamahal sa ating former president na si Rodrigo Duterte. Akalain mo, kahit mga pesteng ipis, gusto itong makita at malapitan ng personal. Mukhang kulang sa pagkain ng balot at bulalo itong presidente ng Amerika na si Joe Biden. Nakuhaan sa live ang pagkadapa nito habang umaakyat sa hagdan ng Air Force One.
Si Vladimir Putin, isa sa pinaka nirerespetong leader sa buong mundo. Akalain mo, pati mga ibon na may respeto sa kanya. Nagawa pang sumaludo nito sa kanya nang makita siya ng personal. Swerte ni ating reporter, sabon at shampoo na lang ang kulang. Nakalibre ng ligo habang nagre-report ng live. Jackpot talaga ang reporter na to. Habang nagbabalita sa kasagsagan ng bagyo, hindi niya inakala na makakalibre siya ng pananghalian. Kusa nang lumapit sa kanya ang pangulam. Sa isang guesting noon ng ating pambansang kamao sa Fox Sports, pinagbigyan itong ating kababayan si Miss USA Erin Brady na makalaban siya sa boxing ring gamit lang ang malambot na unan. Sa pagsisimula ng laban, nagpabugbog agad itong si Pacman sa napakalaki at napakalambot na unan ni ate. First time ako makakita ng boksingerong binubugbog pero nakangiti pa rin. Paano ba naman kasi? Talaga namang napakaganda nitong si Miss USA. Pag napanood ito ni Jinky, siguradong sa labas matutulog itong si Manny. Sa pagtatapos ng kanilang laban, si Miss USA ang hinirang nananalo. Pero sa itsura ni Manny, mukhang siya ang nanalo. Sa isang interview noon sa dating presidente ng Amerika na si Donald Trump, naalis muli sa pagkakadikit ng kanyang pelukang buhok nang higupin ito ng propeller ng eroplano. Kalbo! Nabungi ang isang ipin ng news reporter na to habang naka-live, pero ipinakita pa rin niya ang pagiging professional at ipinagpatuloy lang ang pagbabalita na parang wala lang nangyari. During live interview sa lalaking to, hindi inasahan na may papasok na langaw sa kanyang bibig at tila para lang walang nangyari. Akala mo sa Pilipinas lang mabagal ang internet, sa ibang bansa din. Si Kuya, naaktuwang naglalag habang ini-interview. Matulog ka na. El campeonato mexicano siempre fue atrasente. Minus point sa langit ang news anchor na to. Hindi kasi nito napigilan ang kanyang pagtawa nang makita niya ang kanilang i-interviewin. Sobrang bait ni Kuyang reporter, nag-share ng kanyang technique. Ganito daw ang tamang panguhuli ng isda. La lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. Salamat muli sa inyong panonood at kung nag-enjoy ka sa ating video ngayon, pahingi naman ng isang like and subscribe at mag-comment ka na din dyan sa ibaba. Magkita-kita ulit tayo sa next video.